thank you, Beth, kung VP yung asawa ni Ate Shawi, sabi niya. Kumusta na po kayo? Kahit po umambon, umulan. I see a lot of lights. I see a lot of NCT lights. I see shiny lights. EXO, where are you? Wavy, NCT Dream. NCT 107, NCT U. Wavy, Super M. Red Velvet. Blackpink. Talagang maka-pink tayong lahat. Pati Blackpink club natin. Oh, that's not a joke. I'm really a K-pop fan. I can test you, but we have no time. Please, please. Tonight, I come before you. Alam nyo naman po, artista ako since I was 15. I started singing when I was 12. Please listen, especially you children who did not really see me grow up. And those who are of my generation and before my generation, please listen to my words tonight. I am more emotional tonight than I've ever been during this campaign. Because it's the biggest campaign I've ever been involved in. Mga kakampink, mga kababayan natin, tonight, nandito po ako. For a while lang po, pagbigyan niyo ako, nandito po ako hindi bilang artista. Nandito ako bilang asawa na nag-a-apply sa inyo bilang vice presidente niyo. Pero bukod dun po, nandito ko dahil ako ay isang Pilipino. I was born, President Ferdinand Marcos was president already. In 1986, may martial law pa pala. When martial law was declared, I was watching a cartoon on TV. I was 6 years old. It was The Funny Company. And suddenly the news, it's very, very vivid in my mind. I have a weird memory. I was lying down like this on the floor of my room and I was watching the cartoon and then Bong Lapira, former newscaster, comes on air, says, martial law has been declared. I didn't understand anything. Ang tatay ko po served under 7 presidents. In the history of Philippine politics, my father, Mayor Pablo Cuneta, is the longest serving or was the longest serving public servant. He was appointed Lieutenant Governor of Rizal Province by President Elpidio Quirino. And then he was elected Mayor of Pasay. And from the time I was born, he lost only once until he passed away or was too weak already. I have been through several campaigns in my lifetime. Among the Marcos children, I would consider Bongbong the closest I have become to. Si BBM, hindi ko iniwan. Hindi ko siya iniwan that whole time. Hindi nangangahulugang agree ako sa mga nalaman ko na unti-unting namulat ang mata ko. Dahil kilala ko ang pamilya, personally, hindi naman ganun ka-close. Pero kilala ko sila. Unang diskong napuntahan ko nung 14 ako sa Malacanang na. I had KC in 1985. People Power took place in 1986. And slowly, kasi ayoko ng politika. Laging wala ang daddy ko, laging wala ang mami ko. Sabi ko, ano ba tong politika? When I was in my 20s, my dad was forcing me to run for mayor of Pasay or even congresswoman. I said, no, no, no. I may have the brain for it. I may have the heart for it. But I cannot stomach politics. I said I would never marry a politician. But you know, we make plans. But God knows what's best for us. Or sometimes there are sacrifices we have to make for the good
of more people. I did not leave Bongbong during all those years after People Power. He was my friend. But then I met Sarah when she was 9 years old. And since she was 9 years old, she's been a Sharonian. And Sarah has been like my sister, Sarah Duterte. I and Kiko had differences. Hindi naman, alam nyo yun, di ba? Kiko was with me, the administration. I mean, was in the opposition. I was like the president's daughter. He called me the singer of his life. I called him Tatay. And I will always treasure those memories with him. And Sarah, after, you know, in politics, what I hate, there are no permanent friends, there are no permanent enemies. But when Tatay, once, I saw on YouTube, he said, "Who is this stupid God?" Para akong binuhusan ng kumukulong tubig at deyelong tubig ng sabay. Kasi pag Diyos na kinalaban mo, sino ang Diyos mo? Sarah is my friend. She was like my sister. I hope after elections, wala ngang permanent friends, walang permanent enemies. I hope we can still be friends. But I have only one full brother, one full-blooded brother, a lot of half-brothers and half-sisters, whom I love, but one full brother. If he ran for president, I would not vote for him just because he is my brother. Ang pipiliin ko, yung kilala ko na, yung alam ko na, this time, ayoko nang mabulag. Ayoko na, namulat na ako. Namulat na ako, iba yung pagmamahal, iba yung paglilid ng bansa. Ibang usapan yun. Dahil marami akong nakitang gutom, marami akong nakitang nangangailangan ng tulong when the pandemic hit us. At bilang asawa ng isang senador na 20 years nang nagsisilbi, this is after he served as counselor in Quezon City and as UP student leader, president of the student council. For 20 years, katabi ko siya. Alam ko na yung storya. Up to now, pinaglalaban nila Senator Dick Gordon, nila Senator Risa, lahat ng senador sa Senate Blue Ribbon Hearing Committee. Ang formally. Dapat ang funds na punta sa nangangailangan ng PPEs, ng mga testing kits, ng tracking, whatever you call them, devices, whatever, to contain kahit paano. But no, I am scared, baka part ng Pilipinas, mamaya part na ng China. I don't want that to happen. Senator Laila De Lima was jailed because she was really trying to find out the truth about EJK. They accused her of being involved in the drug trade. Yung drug lord na nag-testify against her saying she was involved in the drug trade. Just a few days ago, recanted his statement. Pero nakakulong pa rin si Senator Laila. Lahat ng paninira ginawa na. Kailangan iboto natin siya kasi maganda ang kanyang puso at hangarin. Like Senator Gordon, Senator Risa Hontiveros. Si Senator Trillanes, ipaglalaban niya tayo hanggang dulo. Wala pa yan kay Ma'am Leni. Siguro naghihintay din siya ng pwedeng silbihang pangulo na tapat ang puso sa bawat Pilipino. Ipaglalaban niya tayo. Si Senator Bagilat, kung di nyo po nakikilala pa, he was governor of Ifugao. He was a congressman of Ifugao. He has to be elected because he represents the indigenous people. He has a good heart. He is a good man.
Senator Lacson is a graduate of Harvard Law School. But more importantly, tambat ang kanyang hangarin. Senator Sonny Senator, Attorney Lacson. And Attorney Matula ay nakikipaglaban para sa mga manggagawa. Tapos nandyan si Chel Diokno. Ang ama ni Chel Diokno ay ang pangalawang pinakulong ng martial law. Siya rin ang dating dean ng UP College of Law na naging inspirasyon ng asawa kong si Kiko na maging attorney. Attorney Chel Diokno in 2019 lost in the elections for Senate. The next day, he went back to school to teach. Ganun siya ka-devoted. If we elect these senators, I hope I did not miss anyone. Yes. Attorney Chel Diokno, his father founded Free Legal Assistance Group, nagbibigay ng libreng legal advice sa mga walang pambayad, sa mga attorney, na nung gumraduate si Kiko at pumasa ng bar sa UP College of Law, siya ay nakipagtulungan sa kanila, hindi pa siya senador noon. Nung ikakasal na po kami ni Kiko, sabi ng daddy niya sa akin, ang dami ng kliyente niyan, kaya lang, puro libre. Walang alam sa negosyo yan. I'm speaking now from the bottom of my heart because parang I don't know if anybody here has experienced what I have. My father served 7 presidents. I grew up during the Marcos era. I know the other candidates. But I am here because now I am older, I am wiser. I'm okay, but I will wear this for Kiko. Thank you. I'm older, I'm wiser, and there are 4 people I am fighting for. 3 of them are here. Frankie, Miguel, and Miguel, would you please come here? My 3 children. The eldest is in New York, shooting a movie in Hollywood. My Casey. These are Frankie, Miguel, and Miguel. Naga-house to house po yan araw-araw kahapon pa hanggang kanina. I'm sorry, it's raining, sweetheart. Mga magulang, itatanong ko sa inyo, sino ang mas mahalaga sa eleksyon na ito? Hindi pa ang mga anak natin, ang mga magiging apo natin. Hindi ba? Nakikita ko ang ibang, nakikwento pa sa akin, ang ibang pangpipintas at pag-iimbento ng ibang kalaban. Kung murahin si Ma'am Lenny, kung murahin ang babae, kung gano'ng kabastos ang lumalabas sa bibig, wala akong nakitang ganun sa lahat sa inyo, sa lahat ng lugar na napuntahan ko sa Pilipinas. Bakit? Ito ang klase ng Pilipinong kailangan maging tayo. Tayong nandito, tayong nagbibigayan ng tubig pag nauuhaw ang katabi natin sa crowd. Sa lahat ng puntahan naming lalawigan, nagugutom ang katabi, nagsishare ng pagkain kahit di magkakilala. Do you want decency back in the presidency? Do you want to be ruled by leaders with love and not oppression and fear? Do you want your children, your grandchildren, and your grandchildren's children, and so on and so forth, all the generations to come, to say, my Lola, or my mother, or my father, or my Lolo voted for the right leaders when they could? When your kids ask you, when you are big and married and you're parents yourselves, you young people, who's voting for the first time?
You are, I'm very, very proud of you. You know social media. Alam nyo ang fake news. Sa totoo lang, bilang artista, hindi po nakatulong sa akin ang pagiging asawa ng isang politiko. Minsan by association, yung mga nagmamahal sa akin, hindi kilala ang asawa ko. Nung ayaw siya, ayaw na rin sa akin. Kahit wala akong ginawa. Abunado pa kami dahil hindi nagnanakaw ang asawa ko. Lahat ng kinain at kinalaki nitong tatlong higante ko. At yung isa ko na nasa Amerika. Lahat yan galing sa malinis na pakikipagbunuan sa hanap buhay ng magulang. Hanggang ngayon, nagte-taping pa ako sa probinsyano habang nagkakampanya. Dahil nagtatrabaho ako para matapos yung bahay namin. Lahat ng meron ako, alam ng BIR. Lahat ng meron si Kiko. Okay lang yun, lasang pera. Buti na lang. Yun ang pinakaayaw ko sa kanya. Pero yun din ang pinakagusto ko sa kanya. Dahil pinagmamalaki ko ang asawa ko nung pinakasalan ko. 26th anniversary namin kahapon, walang nagbago. Hindi kami yumaman sa politika. Matalino lang ako magnegosyo. Matalino ako mag-ipon. Eto pa isa, binabastos ang babae. Alam nyo ba si Ma'am Lenny kung ano-anong mga chismis na hindi namin alam kung pagtatawa na namin o kung anong re-react namin, kung ano-anong ginagawa sa kanya keso may boyfriend na NPA, keso hindi naman si Sec Jesse ang unang asawa. Si Sec Jesse ang first and last ni Ma'am Lenny! Hindi lang po yan. Babae ang nanay ninyo. Dapat tinuruan kayong gumalang sa babae. Hindi kayo nang babastos. Babae ang ilaw ng tahanan. Babae ang malakas. Babae ang nagdadala sa sinapupunan ng tao ng 9 na buwan pagkatapos iluluwal, pagkatapos palalakihin, pakakainin bilang partner ng asawa niya. Kung single parent kayo, kay daddy o mommy kayo, God bless you and my hats off to you dahil napakahirap magpalaki ng anak. And as women are strong, na itaguyod ni Ma'am Lenny ang 3 anak niyang puro babae din who are not just successful but thriving and more importantly, they are already serving the Filipino people. Ito pa isang tanong ko. The strongest woman I know, you know her too. Na byuda, walang bahid ng korupsyon. Wala ni skandalo, puwera yung gawa-gawa nilang. Hanggang ngayon, wala namang ebidensya dahil puro kasi nung alingan. You're young, you're smart, you're woke, you know fake news, you know what's real, you know how to find out the truth. It is so easy in this day and age. Do your research. Convince those na hindi pa namumulat ang mata na ito dapat ang gobyerno natin. Ipaglaban natin ito. You young kids, you voting for the first, second, third time. At yung mga mami nyo, daddy nyo, mga lolo at lola nyo na nandito ngayon, mga tita nyo, tito nyo, ipakita nyo. Let us make history! Let your vote make history, each and every one of you. Be part of the change for the good. Pagod na tayo sa dynasties. Ang dapat makinabang taong bayan na. Hindi pa may pamilya lang. Mulat na ang mata ko. Iba ang pagmamahal, pero iba ang dapat pinipili pag pamumuno na ng bansa ang pinag-uusapan.
eto pa ang isa. Mga kakampink, kung meron pa sa inyong nalilito, sa totoo lang po, hindi ko po maintindihan kung bakit, lalo na yung mga nanonood sa atin kahit po wala kayo dito. Kung mahal nyo si Ma'am Lenny, at si Ma'am Lenny ang iboboto nyo, bakit nyo pahihirapan ang Pangulo sa pagpili ng ibang vice-presidente? Bakit kayo pipili ng hindi niya kakampi? Bakit hindi nyo pipiliin ang pinili niya? Ang katulad niya, may takot sa Diyos, magsisilbi ng tapat, maglilingkod ng buong puso, lalaban at ipaglalaban kayo. Hindi madali sa akin to. I said I would never marry a politician. I've been working for 44 years. I am tired. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik. Pero inyo na yung asawa ko. Magbabagong buhay ng apat na anak ko. Inyo na ang tatay nila. Bakit? Hindi nyo po utang na loob sa amin yon. Please po, hindi nyo utang na loob sa amin yon. It's a big deal only to us, our family. Because we know if he wins, our lives will change. But we also know he has to win. He is the only one that can serve you with Ma'am Lenny completely, wholeheartedly, with the same dreams, goals, and work for the Filipino people. Huwag na natin pahirapan si Ma'am Lenny. Ako na mismo, isusugal ko ang marriage ko. Ayokong mapahiya sa inyo. Hindi ko pa kilala yan. Ginawa ko na ang pangalan ko. Ginapang ko. They thought I was a spoiled brat. No, I worked hard and I respected everyone in my industry the way I was raised by my parents who were good to everyone regardless of social status. Ang tinitignan namin, puso, hindi pera. Kaya ang humahapol sa pera, nilalayuan ang pera. Ang binibiyayaan, yung nagdadasal at nananalig. Ngayon, yung gobyernong tapat, angat buhay lahat. At ang hello pagkain, goodbye gutom, hindi lang po mga slogan yun. Hindi lang slogan yun. Naka-ready na po mga plano nila. Kiko has been working with farmers and fisher folk who have not been earning. Kaya tumataas ang presyo dahil pinapatukan ng katakot-takot na nagbebenta na bumibili sa kanila ng kukunti lamang ang binabayad na pinambabayad na ng mga magsasaka at mangingisda sa utang. Why? Dapat lahat tayo busog. So Ma'am Lenny and Kiko, on May 9, pag-shade nyo po kay Ma'am Lenny, number 10, i-shade nyo dapat si Kiko, number 7. Yan po ang pakiusap ko sa inyo bilang ina ng apat na anak kong Pilipino. Gusto ko kayong lahat masabi ninyo pag tinanong kayo, where are you from? The Philippines. What are you? I am a proud Filipino. No one laughs at my country and my leaders anymore. No one steals anymore. No one uses fear tactics anymore. Everyone gets justice. Everyone is treated with respect and love. So sa darating na May 9, isigaw natin, sino ang inyong presidente? Sino ang vice-presidente? Mabuhay tayong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa amin, sa akin, kay Kiko at sa aking mga anak. Eto na po para introduce ang kanilang ama. Miguel, may sasabihin ka ba?